Gaya ng ipinaliwanag ng World Health Organization itong mga nakalipas na araw, natural na lang sa isang virus na mag-mutate, ngunit hindi dapat magpanik ang publiko, lalo na't may mga bakuna nang dinedevelop kontra COVID-19. Ayon sa mga eksperto, hindi naman makaapekto ang new variant ng COVID-19 sa mga ginagawang bakuna. Nakatutok din ang mga ekspertong gumagawa ng bakuna sa mga lumalabas na pag-aaral at ebidensya patungkol sa COVID-19 upang matiyak na anuman ang variant ng isang virus ay kayang magbigay proteksyon ang bakunang ibibigay sa publiko. What we know now is that parang hindi naman siya, it's not causing more severe disease than the currently existing na virus. So hindi naman siya kakaiba in such a way na mas maraming namamatay o mas grabe yung disease na binibigay niya. So inaaral pa rin talaga, pero mukhang so far wala pa namang reason to believe that it's worse. Ang mahalagaan niyang dapat gawin ngayon ng pamahalaan ayon kay Dr. Marisa Alejandria, ang Philippine representative sa WHO Solidarity Trial, ay ang pagkontrol sa pagdami pa ng nahahawa ng COVID-19. Sa ganitong paraan, mapipigilan ang pag-mutate ng isang virus. So ongoing ang studies. And we do not think that hindi magiging effective sa ngayon yung ginagamit na vaccine. But we will have to monitor actively. So lahat ng mga binigyan ng bakuna, minomonitor yan. Sang-ayon din dito si WHO Western Pacific Region Coordinator for Essential Medicines and Health Technologies Dr. Socorro Escalante. Nakaantabay din anya ang WHO sa 52 pinagpipili ang bakuna kontra COVID-19 na magagamit sa mga bansa kapag naaprubahan na. It's really very important for us to control and suppress the transmission. Otherwise, we will see more of these virus mutations, and it would be more difficult maybe if these mutations are very important in terms of increasing transmission or in infectivity or even the severity of the illness, then mas mahihirapan tayo to fight COVID-19. Ayon sa DOH, lumalabas sa 70% na mas nakakahawa ang bagong variant ng COVID-19 sa tao at sa hayop. Ngunit hindi anya ibig sabihin na mas mapanganib ito kaysa sa umiiral na variant sa Pilipinas. Ang mahalagaan niyang gawin ng publiko ngayon ay ang pagsunod sa mga basic na health protocols upang hindi mahawa ng COVID-19 habang naghihintay ng pagbabakuna. We're not helpless, we're not defenseless. And we always have to drill down. Kakanyunin natin lahat ito gamit ang minimum public health standards. Yun ang talagang panlaban natin dyan. Una nang ipinahayag ng Pfizer, BioNTech at Moderna na kayang sugpuin ang ginawa nila ang mga napapaulat na bagong variant ng COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.